Kinumisyon ngayong umaga ang dalawa sa apat na fast patrol boats, ang BRP Boracay at BRP Panglao. Pero kahit na lalabing dalawa lang sa ngayon ang umaandar na barko ng Philippine Coast Guard, tatlo sa apat na bagong barko ay sasailalin sa operational control ng Bureau of Customs. Sabi ni DOTR Undersecretary Ruben Reynoso, kailangan din daw kasi ng barkong pang-intercept sa smuggling habang ito ay nasa high seas pa. May mga parating pa naman daw na barko na mapupunta rin naman sa Coast Guard. Sa ambush interview naman kay Finance Secretary Sonny Dominguez, who was the guest of honor no, sa commissioning ng mga barko, sinabi niyang sila ang nagrekomenda sa Malacanang na suspindihin ang pagtaas ng excise tax sa diesel at gasolina simula January 1, 2018. Sa January 1, 2018 kasi magsisimula yung second tranche ng pagtaas ng excise tax sa petrolyo. Kita na rin daw kasi sa world market trend na hihigit sa $80 per barrel ng tatlong buwan ang presyo ng crudo sa world market. Sa train law, maaaring kansilahin ang excise tax kung ganito na yung sitwasyon. Pero ang sabi ni Dominguez, hindi nila nirekomenda ang suspension maging ng excise tax na ipinataw ngayong taon. Ito yung 2 pesos and 50 cents kada litro sa diesel at 7 pesos kada litro sa gasolina dahil mawawala ng revenue na kailangan para ponduhan ang mga proyekto ng gobyerno tulad daw ng free tuition sa kolehiyo. So sa January 1, 2019, dapat tataas na ito sa 4.50 per liter sa diesel at 9 pesos per liter sa gasolina. Inaasahang 41 billion pesos yung mawawalang revenue sa suspension ng second round ng excise tax. May mga sususpindihin daw silang non-infrastructure projects pero hindi pa sinabi ni Dominguez kung ano ang mga ito. Ang sinasabi niya, yung official announcement tungkol dito, sila lang naman yung nagrekomenda, yung official announcement ay manggagaling daw sa Malacanang. Connie? Maraming salamat, Maki Pulido.